Oh, bayaran mo na ngayon. Oh, kailangan ng basa ng pera. Pangalawa, dami mong pera. Biray mo, buwis mo pa lang, 23 billion na. Paano pa kaya yun natira? Yan ang hamon ni Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno Domagoso kay dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Isang araw matapos aminin ng isa sa mga abogado ng dating senador na final at executory na ang desisyon ng Korte Suprema na may 23 billion pesos na estate tax ang pamilya Marcos na hindi pa nababayaran. Habang ang 180 billion pesos naman na penalty at surcharge na naipon simula pa 1997 ay kini-question pa. Whether 23 billion or 203 billion based on final assessment, what matter most is may 23 billion kang dapat bayaran. Be honest to yourself. But anyway, that's your problem, not mine. Someday, magbabayad talaga kayo. Giit ng alkalde, ang perang maliliko mula sa mga Marcos ay maaaring gamitin para mabigyan ng ayuda ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan na pumapasan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa. Sana nga kung talagang mabuti kayong tao at kayo ay para sa tao, ngayon na. Si Aksyon Demokratiko Senatorial Candidate Carl Balita na isang Mindoreño, hinimok din ang kanyang mga kababayan na bigyan ng pagkakataon si Domagoso. Kung kayo po'y naniniwala sa isang Mindoreño na kilala lahat ng tumatakbong pangulo, si Isko Moreno ang pinakamagandang pipiliin na. Bagamat nauna nang inendorso ni Oriental Mindoro Representative Doy Leyatson ang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo at habang wala pang formal na pahayag si Oriental Mindoro Governor Bonds Dolor kung sino ang susuportahan sa darating na halalan, tiwala pa rin si Domagoso na marami pa siyang makukumbinsing botante sa kanyang paglilibot sa natitirang 39 na araw ng pangangampanya. Kaya kami magta-town hall to see and to know kung ano ang mga kakailangan nila o mga pinapangarap nila para sa kanilang lugar dito sa Mindoro. Ang pag-iikot ni Mayor Isko sa Oriental Mindoro ngayong araw ay nagtapos sa isang campaign rally dito sa Calapan City. Bukas, tutungo ang kanyang grupo sa Occidental Mindoro para ituloy ang kanilang panunuyo sa mga botante na bumoto base sa kwalipikasyon at hindi lamang sa mga naririnig na suhestyon. Katrina Domingo, ABS-CBN News, Calapan City, Oriental Mindoro.